Emil, pinaglalamayan na ngayon ang 42-year-old na tricycle driver na si Alvin Reyes matapos daw siya makipag-inuman sa mga kabarkada tricycle driver sa Barangay Bartolome, sa Barangay San Bartolome, sa Navaliches, Quezon City nitong Sabado. Nagreklamo na raw si Reyes ng kung ano-anong pananakit sa katawan kinabukasan. Gumapang pa raw siya para itaing ang sakit hanggang tumirik ang mata at dinala sa ospital. Kwento ng kaanak niya, 2 bote ng halos 6.7 litro ng lambanog ang tinatagay nila, isang nabili nila sa supi habang ang isa bigay daw ng kaibigan. Ilang metro lang mula sa tahanan ng mga Reyes, nakaburol na rin ang kaibigan at kainuman si Dennis Cuadra. Kahapon ng madaling araw naman siya dumaing ng sakit ng tiyan, pagkahilo, hirap sa paghinga at panalabo ng mga mata. Isinugod siya sa ospital alas 5 na madaling araw pero bandang alas 10 na umaga ay pumanaw na rin. Pati ang kuya niya si Alfredo na nakainuman din daw nasa ospital din at tumalaban para sa kanyang buhay. Ngayong hapon naman, dinala na rin sa ospital ang isa pang kapatid nilang siya, JR, matapos malamang nakitagay din siya. Aabot daw sa 15 magkakaibigan ang naginuman itong Sabado. Kasama pati ang anak ng chairman ng kanilang barangay. Ayon sa pulisya, 4 na nasawi matapos uminom din ng lambanog. Cardiopulmonary arrest ang sanhinang pagkamatay nila batay sa autopsy report. Nagkainuman daw sila noong Sabado, no, Emil, matapos ang isinagawang repacking ng samahan ng tricycle drivers. Ginagamot pa sa ospital ang ilan. Tinutunto naman ng pulisya ang iba pang nakainuman ng mga biktima pero kahit pare-parehong uminom ng lambanog ang mga nasawi at na ospital at magkakatugtad din ng mga sintomas nila, hindi pa raw masasabi ng pulisya sa ngayon na lambanog nga ang nakadali sa kanila hanggat hindi natatapos ng kanilang investigasyon. At yan muna ang pinakasariyang balita. Balik sa iyo, Emil. Maris, please, ilang katanungan lamang. Anong proseso ang gagawin ngayon ng Philippine National Police para matukoy kung may kinalaman ba yung inumin nilang lambanog sa kanilang mga pagkamatay? Oo, I mean, kabilang sa mga test na gagawin yung sa toxicology, no, kung halimbawa talagang meron bang ano bang nilalaman nitong lambanog, posible daw kasing na-contaminate yung lambanog dahil lumalabas sa kanilang investigation. Parang 2 araw na raw nag-inuman itong mga ito. Hindi lang daw December 1, kundi pati November 3 ay umiinom na rin sila. So, posible raw kasi na pinakban lang at pinayaan, tapos kinabukasan, yung natira, yun yung ininom nila. So, posible rin daw nadapuan ng kung anuman. O, di kaya, bukod dun sa test na ito, hindi rin isinasantabi ng pulisya yung possibility ng foul play. Ganun naman, Emil, di ba, sa mga police investigations, kahit na medyo malayo at tinatanungan natin kung anong basis for the foul play, meron ba nakaaway itong mga to na posible bang nilagyan ng kung anuman yung ibinigay na lambanog, syempre, wala naman daw mga kaaway, pero tinitignan nila lahat ng possible angles or baka meron ding nagbiro at umabot sa ganitong punto. So lahat daw yan ay tinitignan nila, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali.